Alam nyo ba na maraming salitang hango sa salitang banyaga na nag-iba ng kahulugan o nagkaroon ng dagdag na kahulugan at nag-iba na ang bigkas ng ginagamit na natin? Halimbawa, ang salitang pader ay hango sa salitang pared ng Kastila, na ang katumbas sa Ingles ay wall. Ngunit nagkaroon ito ng dagdag na kahulugan sa kasalukuyan. Ito ay yari sa konkreto kaya matibay. Kaya nagkaroon ng kasabihan na para kang nakasandal sa pader. Isa pang halimbawa ang salitang imahe. Nahango sa salitang Ingles na image, ito ay tinatawag ng iba na siyokoy dahil hindi raw hango sa Ingles o Kastila. Sa Kastila ang katumbas nito ay imahen. Subalit sa kasalukuyan kapag sinabing imahe, ito ay ang abstract na larawan. Halimbawa, imahe ng dalagang Filipina. Sa kabilang banda ang imahen ay tumutukoy sa konkretong rebulto o larawan, halimbawa ang imahen ng mahal na birhen. Isa pang salita na madalas nating naririnig sa mga bilanggo ay ang salitang kosa. Pag tinakay para sa mga kosa natin, nakakaya pag ikay nagbigay. Pero alam ba ninyo na ito ay hango sa salitang Ruso na ang ibig sabihin ay kapareho ng pangalan o tukayo, pero ang salitang kosa ay naging tiyak na tawag sa kapwa bilanggo. Para sa karagdagang kaalaman sa wika, i-like at i-follow para mas ubaybayan ang update.